So, napakagandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Share lang po namin sa inyo ang pag-install ng plastic mulching. So, from Luzon, Visayas at Mindanao, kahit abroad. So, ito po ang technique namin kung paano kami maglagay o mag-install ng plastic mulching. Yan po. So, share ko lang. Ito po ang dati ang kataniman ng Ampalaya. Nasa ngayon ay pinalitan po natin ng talong at saka kamatis. So dito banda itanim natin ang kamatis. So binunot po namin dati yung tanim na ampalaya, tapos pinalitan natin ng talong, mga kapwa ko ka-farmer, kasi yun po ang simpleng paraan para madali lang. So binunot namin ang mga ampalaya, tapos binunot ang poste, dinaanan ng traktorang maliliit parang mapulverize ulit. So ngayon ito, pagkatapos nito mga kapwa ko ka-farmers, no, malagyan ng mulching dahil hindi ito bababa dahil may T-wire. Ang susunod natin gagawin ay i-align natin ulit, no, ang mga poste. So kanina nag-a-align ako. So, ito po. So, abangan nyo. Ipapasilip ko nyo ang mga na-align nating poste. Kasi, pahinga na po kami kasi may ulan. Mabasa kami. So, may taga-tusok po, no, ng mulching. Yan. Yung mga kawayan. Ang ginagamit namin pang tusok. So, tingnan nyo ang ginagawa nila. At saka yung dalawa naman ang nagtambak ng lupa para hindi papasukin ang hangin, kasi pag may hangin lumipad po ito mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ito na po, kanina pa namin to pinadaanan ng maliit na traktura parang mapulverize. Then tinakpan ng mulching. Then nilagyan ng mga lupa para hindi lumipad. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ay dati po itong kaniman natin ng ampalaya. Nasa ngayon ay papalitan po natin ng kamatis dito banda, talong at dito. So yung binunot nating mga poste, ibabalik natin to. So ipapasilit ko sa inyo ang na-install natin at naibalik na natin. So may ulan. So pahinga na kami. So thank you, no, sa lahat na mga viewers, subscriber at followers, mga sharer at commentator. So ito po. So dito may na-install na tayong mga poste. O ito. Yan. Kanina binunot natin at itinabi. So ngayon, na-install na dito banda. Na-install ko na mga kapwa ko ka-farmers, kasi yung talong na itatanim natin ay lagyan din natin ng tali o balag para pag may hangin hindi po bumagsak o madapa. So yan lang po ang technique o sekreto para kunti lang ang reject. Okay, so gagayahan natin ng mga kapwa ko ka-farmers ang ating tanim na nauna. So yun po. Ang dati may mulching sa ilalim, tapos tinatalian para list tayo sa tinatawag nating reject or class B. So maganda nang tingnan, no, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang ating talong. So maganda na ang presyo ngayon. Tamang-tama tayo kasi nasa 120 po ang farm gate. Okay, ito naman ang tataniman natin sa susunod na araw. Target nating taniman to, no, sa mga 24, 25 siguro. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating mga punla. So yun po, no, mga ka-farmers. Ito po ang pantusok namin sa mulching. Ito po ang maliliit naming traktor na nag-traktor sa gitna para mapulverize magandang taniman. At ito na ang naka-align nating mga puste. So madali lang po, no. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, pag may alam ka sa pagpa-farming, lamang ka. Kahit kunti lang kayo, madali lang nyo tatrabahuin. So, sinimulan namin itong pag-traktura kaninang umaga pagkatapos kumain. Then, tatlo lang kaming nag-install sa plastic mulching kasi may marami pang ginagawa. Ang iba, nagbunot ng mga puste.
para maitabi, parang madaanan ng traktura. Dalawa ang nagtraktura, tatlo lang kaming naglagay ng mulching. Tapos yung isa ay nagtambak ng lupa. So isa ang nagtambak ng lupa para hindi lumipad. Dalawa ang nagtusok, dalawa din ang ng mulching. So tatlo lang po kami mga ka-farmers. Okay, then ngayong hapon, yung natapos nila ng traktura, pinagtulungan na namin, kaya nga anim na po kami. Okay, so na malapit na po kaming nasa kalahati. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.